Welcome back sa aking channel. So, babati muna ang worship pick sa ating mga taga-subaybay. Binabati ko mula si RJ Visa. So, nagpapabati siya, nag-comment sa atin. Next is si Sir Mandy Imperial sa Panta. Pakibisit na lang po ang kanyang vlog. Ganun din ang Quickline Travel, Pagay Antipulo Branch. Lalong-lalo na si Sir Leway Technician. So, idol po natin yan. Magaling yan sa mga LED TV. Next, binabati ko rin po si Fix and Review. Palaging nagko-comment sa atin kahit sa Facebook, sa ating blog. Palagi siyang nariyan. Binabati ko rin si Sir Alex Bautista, Difficulty in Electronics. Next, si San Gico Electronics. Shoutout sa iyo, Sir. Next, kay Bob, Basic Bob. Binabati ko rin si Bung Electronics. So, nag-comment po siya sa atin, kaya nag-shoutout tayo sa kanya. Binabati ko rin si DHAB Tech Blog, TB Tech Blogger. So, ito po ang kanyang mga blog. Pakibisit na lang po. Next, si Sir Mel Electronics. So, nag-comment po siya sa atin. Shoutout po sa iyo, Sir. Next, huli nating babatiin ay si Sir Jun P. Technician. So, ayan, nag-comment po sila sa atin. Kaya, binabati po natin sila. Pakibisit na lang po ang kanilang mga vlog. So, ang pagbati po ay wala sa aking channel, Workshop Picks. Salamat. Atin nyo tayo sa ating gagawin. Hello, welcome back to my channel. So, meron tayo repair ngayon. Ito siya. Ito siya. Ayan, so desktop po siya. Dala po ng ating customer galing Kainta. Oops, may katulong ako ang aking anak. So, dadiagnose natin siya kung anong problema niya. Sabi ng ating customer ay walang power. Kuya. Anong power? Check natin yung kanyang port. Baka kasi sa port lang. Okay naman siya. Wala naman sunog. Kalimita kasi nasusunog yung support na ganyan pag walang power. Ayan. Pero hindi dala yung kanilang power cable, kaya che-check ko siya. Che-check ko na lang sa ibang power cable. Kuha tayo ng cable dito. Dito ang testing. Siyempre, mag-chinilas muna ako kasi naka-semento tayo. Saksak na natin. Tapos, click natin yung VGA connection. Bali, wala siyang video card. Yan, para matesting natin na kung may power siya. Wala. Saksak natin. Okay, power on. Start. Ayan, umiikot po yung pan. Actually, may power siya. Dama ko lang yung pan, umiikot. So, ang problem nyo, wala yung display. Nagpag-display siya dun. Kasi wala naman siyang video card na PCI. So, may ilaw din siya. Ayan. Wala siyang display. Pero ang sabi ng ating customer is ano, wala siyang power. Pero meron po. Ano po? So, ang gagawin natin, buksan natin yung unit. Wala siya eh. Ang display. So, buksan natin yung unit. Patayin na natin para hindi tumala. So, wala po siyang tornilyo. Natanggal na yung tornilyo. Hindi naman siya nakaangat. Hindi naman nakaangat yung proxy niya. Kasi yung dating error nito nung sinervisan ko sa bahay nila, wala din siyang power pero nakaangat yung processor. So ngayon, ang problem naman niya is may power. So, pakita natin na may power. Ano po? Saksak natin. Magamat hindi nakita. So, madalian lang. Para makita niya umiikot yung pan. Okay.
So, pindutin natin yung power. Check nyo na lang yung pan, naiikot. Ayan, umikot siya. So, may lights din siya. Patayin na natin kasi wala siyang display. Ayan. Pag magre-repair po kayo, magaya niya, walang display. So, meron sa ating pupunta dito sa ating shop na magpapagawa ng memory kasi nasunog yung memory. Kasi hindi siya marunong. Bali, nag-DIY siya. Nasunog yung kanyang memory. Yun ang naging ano. So, dadalhin siya mamaya dito para i-repair natin yung memories. Subukan natin kung mare-repair pa. Ayan. So, ngayon, ang gagawin natin, of course, sapatay yung ating power. Naka-zero siya. Sa power supply, may switch naman doon. So, remove ko siya. Ito yung memory. Ayan. So, basic tayo. Yan ang unang steps natin. Simple, wala naman siyang sunog. Ang palatandaan na ginalaw. Wala po siya. Okay, clean. HyperX, may heatsink siya. So, next po natin gagawin, tatanggalin natin yung power ng hard disk. Bakit natin tatanggalin yan? So, kaya natin po yung tatanggalin ay para hindi po masira yung ating hard disk kada magte-testing tayo, magpa-power on. Halimbawa, walang display. Siyempre, hindi yung nakakontinue. So, magpo-force yung ano, kasi force off tayo, force on. Masisira po ito. Lalo na yung program. Magkakaroon siya ng blue screen o kaya hindi siya magbubot ng maayos kapag gano'n. Kaya, remove una. Remove natin yung turn off the power. Then, remove natin yung power ng hard disk. Ngayon, wala siyang display. Kiklean natin yung RAM. So, basic muna. Kamayin muna natin bago i-reset. Testing lang hanggang sa mapadisplay natin. Siyempre, huwag niyo pong gagayahin yung ginagawa ko. Kailangan i-reset po talaga. Ito lang naman ay for testing purposes. Yan. Para na makita natin kung alin yung RAM na hindi gumagana. Yan, power on. So, yan, nakaplug lang naman yung supply. On. So, may speaker riba siya. Deep sound. Wala. Actually, wala siyang deep sound. Yan. So, sabi ng customer natin, wala daw power eh. Pero may power po siya. Patayin nga natin sa power switch kung mamamatay siya. Kung magagumagana ang ating processor at saka memory. So, gumagana ang processor natin. Natuturn up pa siya. So, patayin ko lang ang switch. Okay, dimupuli natin yung isang RAM. Isa naman. Just try lang para makita natin kung alin yung problema. Okay, siyempre make sure na nakalock. Kasi hindi pwede magkabaliktad dyan. Magkaiba ng haba. Kabila, may hati sa gitna, yung memory. Power on. Switch again. Check natin kung saan magkaroon ng display. Ayan. So, ayan. Nagka-display po siya. Nagka-namatay ang ilaw. Ayan. So, may display na siya. So, ibig sabihin, may problem is yung isang memory. So, yun yung ating kiklin. Ayan po, may display na siya. So, ayan. Patayin na natin. Switch. Okay. Ito yung ating kiklin using eraser. Pinuha ko lang ang ano, ating eraser. Mag-paint mask. So, yung pag-clean po nito, iingatan nyo po. So, nung ako ay baguhan pa lang, sisimula pa lang ako mag-repair, nakakasunog din ako ng memory. Reason yun yan, nag-eraser tayo, hindi natin nilinis. Kasi ito, pag ito'y dumikit dito, susunog po yan. So, eraser natin. So, ano lang po, ano? Warning lang po kung hindi po kayo technician o kaya hindi talaga kayo marunong, huwag nyo na pong subukan. So, marami na po tayong naging customers. So, marami na tayong naging customer na nasiraan ng computer dahil sa hindi naman marunong. Ayan. So, ginagawa ko ito para sa mga baguhan na technician para makatulong. Hindi po sa walang experience. Ayan. Pero nasa sa inyo yan, faulty na ninyo yan kung sinubukan nyo. Magpapatsamba kayo, pwede, either magpalit kayo ng motherboard,
Tsaka memory. Or power supply. Kung alin yung bibigay. Ayan, na-clean na natin. Solinis. Razer. Of course, nakapatay dapat ang PC pag saksak. Okay. Let's plug the memory. Okay. Ayan, nakalock na. Power switch on. Power on. Press the power button. Okay. Tingnan natin kung uusok. Wala pa rin siyang display. So, pag ganyan, patayin na agad natin. Dahil yun lang po ang problema niyan. Middle sira yung memory. Lipat natin yung isa, yung gumana kanina. Sa kabila, para ma-check natin kung sa isilat ang sira niya. Power on. Power the switch. Press the power button. Ayan, nag-on siya. Monitor. Ayan. Nag-on siya. Patay natin. Ito yung may problem na isang memory. O, try pa natin. Erase pa. Wala naman siyang sunog eh. Pero hindi ko lang kung bakit wala siyang display. Either bumigay na yung kanyang chips. Try and dry to clean. Wala naman siyang nanunan sunog eh. Switch, power switch. Okay, naka-plug siya nga yun. Power button. Okay. Sana maka-display. So, wala pa rin siya. Ayun, nag-on. So, okay na siya. Okay na. Yeah. Okay na. May display na po siya. Okay. Mega Trends. So yun yung problema niya, memory lang. So, may power naman siya. Pero sabi ng ating customer, walang power. Ngayon, patayin ulit natin. Saka natin niya. I-plug yung kanyang power ng hard disk. Sabi natin. Eh, pwede magbayad ka kung naman po. Mamaya ka na lang. Hindi rin pwede na wala kayo kasi hindi dito po natin. Hindi mamaya ka na kung naman wala kayo. Power on. Power switch pa na. Tapos power button. Ay, wala tayong keyboard at mouse. Hindi ko rin po kasi ma-reserve yan mo. Kailangan ko natin yung computer. Ayan ka na naman ah. Huwag ko lang gumalo. Huwag tayong keyboard. Kailangan tayo ng keyboard para makaproceed. Nalilis na lang kung ano. Plug na natin. So, nakalagay dito ay ito to setup. So, ito, pindutin natin ito sa cable. Ayan. Okay, yung CPU nya. Yung health. Okay, siya. So,
health temperature niya. So, F10 natin. F10 sa keyboard. Ito yung ka-save. Escape. Saan ba ang save niya ito? Save, changes and exit, yes. Yan, iba tayo sa OS. Yan po. Okay na siya. Yan na. Okay na po ang ating ginagawa. Close na natin ang packet. Para ma-secured at hindi mabagsakan. So, wala silang tornillo nakalagay dito. Ayan. Tayo natin. Ng mouse. Now, may login siya. Try natin patayin kung mabubuhay pa. Shut down. Shut down natin. Mamatay yung power. Lights. Power on natin. Pagpapower on pa siya. Para makita natin kung nag-work. May ilaw yan dito. Yan, may ilaw. This is ang kanyang motherboard. So, ayan po. Working. Magana. Ayan. Okay na. So, hanggang dito na lang ating repair. Sana kahit pa paano ay nakatulong sa inyo. Sa mga nagsisimula pala nag-aaral maging technician, computer technician. So, simple at basic troubleshooting. Kung paano mag-repair ng desktop na no display. Ayan. Nandito na lang ang ating vlog. Maraming salamat sa inyong panonood. Don't forget to subscribe, like, and comment. Hanggang sa muli. Bye-bye.